Hello mga katipid tips, hindi na po tayo nagpalit ng damit kasi katatapos lamang po natin magawa ngayon ng DIY alcohol po natin. So, isunod na rin po natin ang paggagawa ng popcorn. Ayan, sa mga nagre-request, eto na po yon, i-review natin kung okay nga ba siyang gamitin at kung pwede siyang idagdag sa refilling station po natin. Dito, mag-a-unload tayo ng damit para malaman natin kung mabango, maganda ba siyang gamitin. Hindi po mawawala yung costing natin para malaman naman natin kung makakatipid nga po ba tayo dito. Kaya tara, samahan niyo po ako sa paggagawa ng popcorn. So, ang gagawin po natin ay premium na popcorn. Pwede namang hindi premium, mas mura-mura po yun ng kaunti. At mamaya, malalaman nyo po kung ano yung pinagkaiba po nung dalawa. Okay? Kaya stay tuned lamang po kayo hanggang huli. Open lamang po natin para malaman natin kung ilang items yung nasa loob. Unang-una yung nasa bottle natin. Nakalagay ay M-Cup Sunrise Scent Anti-Foam. Tapos, yung colorant blue natin, yung pangkulay. At yung surfactant. Tapos, syempre, yung ating pong procedure kung paano siya gagawin. So, umpisahan na natin. Unang-una ay maghanda tayo ng 10 litro ng tubig. So, pwede tubig sa gripo at pwede rin naman po sa mineral. Tapos, ang pangalawa, ibuhos na po natin ang surfactant gaya ng nasa larawan. Haluin mabuti hanggang wala ng buo-buo. Okay, so huwag daw pong gagamitan ng mixer. Kailangan ay mano-mano yung paghalo po natin. So kapag nahalo na po natin ng ayos, i-shake na po natin ng mabuti. Ito pong nasa bote. So nakalagay dito yung end cap, yung scent na pinili po natin at anti-foam. So kapag na-shake na daw po natin ng ayos, ngayon pwede na daw po natin ibuhos. Tapos, sabayan na po natin ng halo. Haluin daw pong mabuti. Okay, so sa tingin nyo, nahalo nyo na po ng mabuti. Ngayon, isusunod na po natin ito pong ating pigment powder. Pero hindi po natin ito ilalahat. Kumbaga, sa gusto lamang po nating kulay nung popcorn po natin. Okay, so ang gagawin ko, maglalagay lamang po ako ng unti-unti. Hindi ko inilahat mga katipid tips ha. Yan, meron pang natira. Para sa akin, okay na yung ganitong kulay. So, hahaluin ko lamang po ng mabuti hanggang yung sa tingin ko natunaw na yung pangkulay na inilagay po natin. Yung panglima nito mga katipid tips, gagamit daw tayo ng strainer para salain ang mixture para pinuhin. Uulit-ulitin lamang po ito nang hanggang sa tingin po natin ay wala ng buo-buo. Yung ginamit kong strainer, pinong-pino po ito mga katipid tips ha. So, ito yung pangalawa. Ito yung patatlo. Mas madaling mapino yung surfactant natin pag nakalubog siya dito sa gagawin po nating popcorn. Tingin ko mga katipid tips, okay na ako sa pang-apat na sala po natin. Tapos, sahaluin na lang natin. At yung atin pong pang-anim, kailangan ay tatakluban po natin ng mabuti. Okay, so sa lahat ng ginawa natin DIY, ito po yung pinakamatagal. Kasi, ire-rest po natin ng 5 days. Pero, hahaluin po natin ito kada ikalawang araw. Habang, nire-rest po natin itong mixture po natin. Okay? Ngayon ay pa 2 days nung ating ginawang fabric conditioner. Check po natin. Ngayon, masabi sa instruction, every 2 days, hahaluin po natin itong mixture. Okay, so haluin po natin. Wala namang sinabi doon kung mabagal or hindi. Basta haluin lang natin. Ngayon, i-check ulit natin sa ikalawang araw kung ganito pa rin yung texture niya. Tapos, takluban ulit po natin at balikan po ulit natin sa ikalawang araw. So, yung pang-pitong step po natin ay ito pong ika-5 days na pwede na po natin isalin sa mga lalagyan po natin or pwede na po natin gamitin. Ipakita ko po muna sa inyo yung packaging na gagamitin po natin. Okay, so bali ito po ay in-order ko online. Ito po yung 1 litro. Bali ito po ay 25 pieces.
Yung packaging, mga katipid tips, ayos na ayos po yan. May nakalagay na fragile. Ganito po ang itsura niya kapag in order. So ngayon, ipakita ko na sa inyo yung mixture na ginawa po natin. So medyo malapot siya, mga katipid tips. Ilalagay na po natin ito sa packaging na gagamitin po natin. So sabi dito sa instruction, kung meron daw pong buo-buo, pwede daw po nating salain. So dito ay gagamit tayo ng embudo para mas mabilis po nating maisalin. Tapos sasalain na din po natin para sure po na walang buo-buo. Medyo may nakikita kayong bula, pero pag na-rest na yan, mawawala na po yan. Okay? Ngayon, ilagay ko lamang po lahat sa bote po natin. Okay, so ayan mga katipid tips, na ilagay na po lahat natin sa bote at nakasampung pet bottle po tayo. So ito yung kasamang takip. Ito na lang natin. So maganda kung nakasil po dito. Okay, so syempre, para kompleto yung packaging po natin, mas maganda kung meron po tayong sticker. Kung nahirapan po kayo magpa-sticker, sa inorderan ko po nitong ating PubCon, meron na din po ma-order na sticker. So ngayon, akala ko naka-order ako, hindi po pala. So para lamang makita nyo yung kahitsurahan, ibang sticker po yung ilalagay ko, yung Alcogen. So sample lang naman po ito, so pwede na, para makita lang natin yung pinaka-finish product, diba? Pero, PubCon po yan, mga katipid tips, ha. Okay, so diba, ang lakas makaganda sa products po natin kapag merong sticker. Kasi kung makikita nyo, diba, ito yung plain lang. Tapos kapag meron na, diba, parang pang malakas ang extra income na po yan. Tapos yung tarpaulin, mga katipid tips, meron na din po dun. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tingin ko po ay 150 pesos. Ready na po natin tong ibenta. I-alok po natin sa mga katrabaho po natin. Tapos bukod po doon, pwede po natin itong picturean at i-alok sa mga social media account po natin. So syempre, yung inyong magiging katanungan kung okay ba siyang gamitin sa damit. So meron ako nilabhan doon. Ngayon, naanlawan po natin at gagamit po tayo nitong PubCon na ginawa po natin. Okay? Okay, so yan, itatry na natin yung PubCon na ginawa po natin. Bali, nakapaglaban na po ako at naanlawan po na din. So ito yung tubig na lalagyan po natin ng ating PubCon. So nakalagay doon, 50 ml, kasya na yun sa isang langganang tubig. So dito sa takip, susukat ako ng tatlong takal. Bali, kada isang takal po nito ay 15 ml or isang kutsara. 1, 2, 3. Tapos yan, magdagdag tayo ng kaunti para sa kahustuhan ng 50 ml. Ngayon, hahaluin lamang po natin. Lagyan na natin yung white. Ngayon, ibababad po natin ito ng 5 to 10 minutes. Pero ako, sasakto ko na siyang 10 minutes. After 10 minutes, nagbabalik na po ulit tayo. Okay, so bago po natin pigain, medyo kus-kus-kus-kusin lamang po natin ng kaunti. Ngayon ay pigain na natin. Okay, so pagkatapos ko po nito, idadryer ko lang, tapos isasampay ko. At kapag tuyo na, magbabalik po tayo. Okay? Nagbabalik na po ulit tayo, mga katipid tips, dahil yung nilabhan po natin kahapon ay natuyo na. Ang siguradong itatanong nyo, at katipid tips, kamusta bang gamitin, babango ba yung PubCon o Downy na ginawa po ninyo? Unang-una masasabi ko talaga dito, kuhanin ko muna yung damit. Ayan, meron akong natiklop na at merong hindi pa. Sadyang ganun yung mga mami, minsan putol-putol yung gawa. Kasi, di ba, matami tayong inintindi. 100% mga katipid tips, mabango itong Downy na ginawa po natin. Maiyahalin tulad ko talaga siya sa Downy na kulay blue na nabibili po natin. Ganun po talaga yung amoy niya. Tapos, yung ginamit po natin dito yung sabon, yung ginawa din po natin powder detergent. So, ang bango niya, mga katipid tips. So sa mga DIY po natin nung nakakaraan, pwede po natin idagdag dito at kahit tayo po ay meron ng pinagkakakitaan, so ito pwede po natin gawing extra income. So yung scent na ginamit po natin ay Sunrise, wala akong idea dito kung ano yung kaamoy niya. Masasabi ko talaga itong Downy natin ay malambot na, mabango pa. Kaya sa mga gustong gawing extra income po ito, bibigyan ko kayo ng idea kung paano po natin i-costing itong Downy na ginawa po natin. Ang bango, mga katipid tips.
para bang sarap-sarap nitong suotin. Tapos kung sa kumot, para bang sarap-sarap matulog. Tapos ganun yung amoy. Ang bango-bango niya. So ngayon, iset aside ko lang ito. Tapos mag-costing po tayo. So bago po muna tayo mag-costing, ito pong downy natin ay meron pong pagpipilian. Kasi meron pong regular at meron din naman pong premium. So itong ginawa po natin ay premium. So magtatanong ano po yung pinagkaiba. Unang-una, yung sa regular, mabibili po natin ng 250 pesos to 265. Sa premium, mabibili ng 350 to 365. Sa presyo pa lang, meron ng pinagkaiba. Sa paggagawa naman, sa regular, kailangan po natin ng mainit na tubig. Sa premium, hindi na po natin kailangan ng mainit na tubig. Kahit sa gripo or mineral, eh, pwede na po natin gamitin. Sa process naman, sa paggagawa, sa regular, aabutin ng 3 oras yung pagtitimpla at komplikado daw kung maramihan. Sa premium naman, mas mabilis, 30 minutes makakagawa na. Tapos, sa maramihang timpla, hindi na daw po tayo mahahasel. Sa resting period, sa regular, 7 days. Sa premium, 5 days lamang tulad po ng ginawa po natin. Sa rub technology at sa scent, parehas lamang po sila. So sa regular, parang 1 times lang yung amoy niya. Sa premium, kumbaga dinoble. Tapos yung end cap niya, 1 times din lang sa regular. Sa premium, mas makapit yung amoy. So okay na ako sa premium kahit medyo mas mahal, mas madali naman siyang gawin at mas mabilis. Pero depende pa rin po yan sa ating mga katipid tips kung ano po yung type po natin. Okay, so itong mga katipid tips, para mas tumagal, kailangan ay huwag po nating papainitan. So sa mga sikat ng araw, ilalayo po natin ito. Kahit po doon sa ating mga nakakaraang DIY, kailangan ay huwag din po nating paiinitan. At ngayon, excited na po ako mag-costing para magka-idea na po tayo kung magkano nga po ba ang magiging puhunan nito bawat litro. Nabili ko po yung isang pub ko ng kit ng 355 pesos at premium po yon. Mag-plus na din po tayo ng shipping fee. So, bali ito ay nabili ko ng free shipping pero tutuusin na din po natin sa may shipping kasi hindi naman po natin masasabi na laging free shipping po tayo. Tapos, isama na din po natin yung labor at tubig na ginamit po natin. Sabihin na lamang po natin na 70 pesos. Kaya ang total po lahat ay 425 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 10 dahil nakasampung bottle po tayo na 1 litro. Bali yung isa na ginamit po natin nasa baba, hindi ko na lang siya inakyat. Kaya ang kalalabasan po kada 1 litro ng popcorn ay 42.50. At i-plus na din po natin yung empty bottle na ginamit po natin. Bali ito po ay nabili ko ng 195 pesos sa online at 25 pieces na po yon. Meron naging shipping na 115 pesos. Bali ang naging puhunan sa shipping at bote ay 310 pesos. I-divide po natin sa 25 pieces. Kaya may puhunan po tayo na 12.4 kada isang empty bottle. I-plus po natin sa 42.5 na puhunan kada isang litro ng downy. At mag-plus na din po tayo ng 2 pesos para sa sticker na gagamitin po natin. Kaya ang total po lahat ng puhunan dito sa popcorn o downy na ginawa po natin ay 56.9. Ngayon, ang pagpipresyo pa rin po nito, depende pa rin po sa atin. Pero may sasuggest ko pong presyo sa inyo, pwede po nating ibenta ng 80 hanggang 100 pesos. So ako, tutuusin ko na lamang po sa 80 pesos. Pag i-minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumugo ng 23.1 kada isang bote. Kapag itinimes po natin yung sa 10 na nagawa po natin, posible po tayong tumugo ng 231 sa isang kit na ginawa po natin. Hindi na siya masama mga katipid tips kasi madali lang naman pong gawin ito kung ating popcorn, bukod po doon kapag mura po yung benta po natin, mas mabilis po natin maibebenta. Kumbaga, mas mabilis babalik yung puhunan po natin at yung pinakang tubo po natin. Tapos, makakapagawa na po tayo kaagad. May re-recommend ako po sa inyo itong popcorn na ginawa po natin. Bali, ito po ay sunrise, pero yung ibang scent hindi ko pa po natatry. Ito, pwede po natin dagdagan kasi sa mga nakaraan po nating video, nagawa na din po tayo ng dishwashing liquid, meron na din pong powder detergent, meron na din
din pong hand soap, meron na ding alcohol. At sa mga next video po natin, dadagdagan pa po natin itong DIY po natin. So madaming pwedeng pagpilian at pagkuhanan ng extra income kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Basta consistent lamang po tayo sa gagawin po natin. Kaya hindi po imposible na kahit tayo po ay nasa bahay po lamang, pwede po tayong kumita. So sana sa video pong ito ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Maraming salamat po mga Katipid Tips! Bye!